To start mga kayanis, pakuluan muna natin ang ating pork. So yan mga kayanis, siguro malambot na naman yung ating pork. Ang gagawin natin, i-drain muna natin siya, then igisa na natin yung ating ibang ingredients. Patayin muna natin yung apoy, then i-drain natin siya sa kanyang water. Kakayanis, so same pan lang yung gagamitin natin, na-drain na natin yung ating pork kanina. Ngayon, maglalagay na tayo ng mantika sa ating pan. Pag mainit na yung ating mantika, ilagay na muna natin yung ating carrots at yung ating patatas. So yun mga kayanis, tanggalin muna natin yung ating patatas at yung ating carrots. After natin matanggal yung ating carrots at ng ating patatas mga kayanis, ilagay na natin yung ating sibuyas. Ilagay na rin natin yung ating bawang. Isutay lang natin ito mga kayanis sa mga 2 minutes, then pwede na natin ilagay yung ating pork. And mga kayanis, okay na yung ating sibuyas at bawang, ilagay na natin yung ating pork na pinakuluan kanina. That time mga kayanis, pwede na natin siyang lagyan ng ating toyo. 1 tablespoon muna ng toyo. Timplahan muna natin ng paminta para talagang manuot yung kanyang lasa. Ating paminta. And lagyan din natin siya mga kayanis ng konting ajinomoto. And then maglalagay din tayo sa kanya ng konting asin. Tansyahin nyo lang mga kayanis kung gaano karami yung asin na ilalagay nyo. And mga
kayani is maglalagay na rin tayo sa kanya ng water. Half cup of water ng mga kayani ang ilalagay natin. Then, hahayaan na muna natin itong kumulo bago natin ilagay yung ating ibang ingredients. Ayan mga kayanis, kumukulo na siya. Maglagay na tayo sa kanya ng tomato paste. Ayan, ito yung tomato paste na gagamitin natin from Del Monte. Tansyahin nyo lang mga kayanis, siguro mga 1 tablespoon. 1 tablespoon of tomato paste. And then, maglalagay din tayo ng tomato sauce. Yeah, same. Del Monte rin mga kayanis. Bakit ni Menchot? Tansyahin nyo lang din mga kayanis yung ilalagay nyo. Siguro mga 2 tablespoon. Mas marami yung tomato sauce kaysa dun sa tomato paste. Ayan, dagdagan pa natin ng konti ng tomato sauce. Ayan mga kayanis, hahayaan na ulit natin siyang mag-simmer hanggang sa mag-glaze natin yung ating sabaw. Yan, kumukulo na ating pork with shadow. So mga kayanis, maglalagay din tayo ng pork cubes. Ayan, para pang padagdag lasa sa ating karne. Shukin si kayanis, mga kayanis kanina, di ba, hindi tayo naglagay ng maraming asin kasi maglalagay tayo ng pork cubes. Ayan, dagdag lasa to, malinamnam sa ating ulam. A few moments later. And then now, mga kayanis, ilagay na natin yung ating patatas at yung ating carrots kanina. Then, isabay na rin natin yung ating bell pepper. Ilang minuto na lang ng pagpapakulo nito mga kayanis. Okay na yung ating ulam sa ating tanghalian. Malapit tayong kumain. Pakuloan pa natin. So, ayan mga kayanis, luto na yung ating pork mechado para sa tanghalian. Ayan mga kayanis, okay na yan. Papatayin na natin yung ating apoy at isa-serve na natin siya sa ating mga kids.